kayo ngayon, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa aking mga kababayan dito sa siyudad ng Calapan. At ako po ay nagpapasalamat din sa mga sumusubaybay sa akin tuwing araw ng Sabado para iparating ko po sa inyo ang mga kakanin, mga produkto na iba't iba na galing po sa mga tahanan ng ating mga kababayan. Kaya tingnan niyo po kung ano, kung paano ko po titikman. Ito po pichi-pichi, suman sa lihiya, suman sa dahon na malakip, at ito pong empanada. So magsisimula na naman po ako sa pagkain para tikman po natin ang kanilang mga produkto. Okay po, simulan po natin. Kita niyo po to. Ang ganda po ng pagkakarap nitong pichi-pichi. Ito pong pichi-pichi nito ay ginagawa po ito sa bahay ni Ami Dalisay sa Santa Isabel, Calapan, malapit po sa Ormeco. Masarap po ito. Ito pong ganitong kalaki ay worth 600 pesos. Kita niyo po ang ganda ng packaging niya. Ulagay po natin sa harap ko para may ribbon. Yung kanyang pichi-pichi. Marami po siyang laman. Marami pong makakakain. Ito nga po kinuha ko. Maliit lang po yung nakuha ko, pero dalawang piraso na. So, tikman po natin. Pero ito po ay madalas kong ino-order sa kanya. Kasi po, napakasarap. Malinis ang pagkakayari. At by order po ito, hindi nyo po ito basta-basta mabibili ng isang tawag lang. Kailangan po mga 1 to 2 days in advance ang order niyo sa kanya. Pwede po ito sa mga birthday, anniversary, picnic na pupuntahan nyo, gathering sa mga kaibigan, at kahit ano, pwede rin pong pang merienda. Napakalasa po niya kasi ang daming keso. Hindi po siya matipid sa keso. Talaga po nilalagyan niya para po masatisfy niya lahat po ng kanyang mga customer. Hindi po basta-basta balinggoy ay pwede nang gawing pichi-pichi. Kailangan po maganda ang quality ng balinghoy kasaba na gagamitin niya sa paggawa ng pichi-pichi. Ang sarap po. Ubutin ko po yung isa. Susunod naman po natin, ito pong Suman Lihiya ni Ria Macarain. Isa po siyang solo parent, taga Sitio Cuenca, Barangay Malagpi, Calapan City. Ito pong si Ria talaga'y gusto kong matulungan kasi po masarap po talaga ang kanyang Suman Lihiya. Suman po natin at nang makita nyo sa mukha ko kung talagang nasasarapan ba ako, pero palagay ko ito'y sobrang sarap. Kasi marami pong sumang sa liya, pero may kanya-kanya po silang sikreto kung paano po nila gagawin ang kanilang produkto. At may kasama rin po siya dito na sumang malagkit sa dahon ng saging. Uy! Ibang klase ang kanyang sumang liya. Marami siyang ginamit na liya para sa kanyang sumang. Kaya ang color ng kanyang suman ay medyo ba-brown o mapula-pula. Alam niyo po, ang suman liya marami klase. Meron po pwede ang kanyang gamitin ay yung laki, pero sa kanya po ginagamit niya ay coco jam. Kung gusto niyo pong maraming jam, okay lang po. Pwede rin po kayong mag-order sa kanya ng coco jam. At ito po ay meron din siyang sariling packaging. Para po mas masarap kasi po pag kumakain ng Suman Lihiya, mas maganda maraming coco jam o maraming laki. Pero sa kanya po naiiba, ang ginagamit niya ay coco jam. Affordable po ito. Ito po ay magandang pasalubong sa ating mga kababayan. Sunod ko naman po itong kanyang, mayroon po ubusin lahat. Baka ako ko'y mabusog, kakain po ako ng sumang malagkit sa dahon ng saging.
Alam niyo kung sino ang taga-ubos ko? Yun ang aking mister. Ito po, wala po ito mga sausawa. Kasi ito pong suman sa dahon na malagkit ay may lasa na. May sugar na po siya, pero hindi naman po ganun katamis. Talagang malagkit po siya. Maganda po, parang kwang. Hindi, wala pong banto o ibang purong malagkit ang ginamit niya. Masarap po ang kanyang suman na yari po sa dahon ng saging. Sa ngayon po, ito po ang mga produkto. Biria Makarihi from Sitio Cuenca, Barangay Managpi, Calapan. Tawagan nyo lang po siya at matitikman nyo po kung gaano kasarap ang suman sa lihiya niya. Ito po. At ito po naman ang kanyang suman sa dahon ng saging. Invite po kayo, tulungan po natin ang ating mga solo parent at para po naman mabigyan natin sila ng kalagahan kung paano po nila itaguyod ang kanilang mga anak. O ngayon po ay susunod po natin ang empanada. Ito pong empanada na ito, marami po itong packaging. Meron po ganito kalaki. Yari po ito sa Priya's Empanada. Matatagpuan po natin siya sa Long Street, Barangay Santo Niño, Nakoko, Calapan City. Ito po ay pag-aari ni Arlian Tiburania. Subukan po natin, ikman na po natin ang Priya's Empanada. Kain ko ngayon yung empanada ay gawa po sa ham and cheese. Ang mga pampu niya, cheesy tuna, pork and ham and cheese. Ito po ang mga variety ng kanyang empanada. Pwede niyo po ito na ipakain during your meeting, get together, sa mga birthday parties po ng mga bata at matanda. Pwede rin po ito at maganda po ang pagkakayari ng kanyang empanada. Tulungan po natin si Arlian ang kanyang Priya's Empanada. Masarap po siya at crispy. Sa mga kababayan po natin, na alam ko pong napakasisipag ngayong panahon ng pandemya, lalong-lalo na po mga kababaihan, hindi po sila nagpabaya para matulungan ang kanilang mga asawa at ito po ang ginawa nila. Nag-online selling po sila ng kanilang mga produkto. Tulungan po natin sila kasi pinipilit ko po talaga na marating sila at makatulong sa kanilang hanap buhay na kanilang natagpuan ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo ngayong araw na ito at muli po nakita ninyo itong mga pagkain sa hapag natin na mga produkto po ng mga kalapeño. Subaybayan nyo po ako sa susunod na Sabado at sa darating pa para makasama ko kayo at makita nyo po parati ang iba-ibang produkto na yari po dito sa atin sa siyudad ng Calapan. Salamat po sa inyong lahat at sa muling pagkikita mo. Nani? Omae wa mou shindeiru. Cut. Hirap pag-take 2. Okay. Alam niyo kung sino ang taga-ubos ko? Yun ang aking mister. Ay,